kwentong kasaysayan, kalaman at mga napapanhong issue na pinag-uusapan. Narito na sa Fact on Track sa podcast. Fact on Track sa podcast. Kwento kasaysayan, kalaman at mga napapanong usapin sa Lipunan Fact on Track sa podcast at pati na rin sa videocast. Tayo po ngayon ay napapakinggan sa Spotify, Anchor, Pocket Cast, Google Podcast tuwing Webes alas 2 ng hapon. At napapanood naman po tayo sa YouTube at sa Facebook tuwing Webes rin alas 5:30 ng hapon. Kung kayo po ay nanonood sa ating YouTube channel na podcast ni Mans, welcome po kayo. And huwag niyo po kalilimutan na i-click ang subscribe button pati na rin ang notification bell button para po masundan niyo po yung mga susunod na episodes ng Fact on Track sa podcast. Ganyan din po ang GPS podcast na ina-upload naman natin tuwing Biyernes. And kung nanonood man po kayo sa ating Facebook page, Podcast ni Mans, huwag niyo po kalilimutan na i-like at sundan ang ating page. So ngayong araw na ito mga kapodcast, kalimutan muna natin yung mga tragic stories, mga current events, and mga masalimuot na mga history. Good vibes muna tayo, okay? Kung tutusin, hindi lang to basta good vibes. Chibugan muna tayo, okay? Kasi ang pag-uusapan natin dito is yung bawat history or bawat kwento tungkol sa likod ng ating mga paborito nating street foods, okay? Yung mga tusok-tusok everywhere, yung mga nilalako sa labas. Basta lahat ng mga paborito nating street foods. So, hindi ko na patatagalin to. Magkainan naman. Ay, hindi. Magkainan tuloy. Simulan natin na lang to pag-usapan mga kapodcast. Mga impormasyon na dapat mong malaman ating pag-usapan dito sa Fact on Track sa podcast. Simulan natin ang ating kwento sa mga iniihaw na pagkain. Minsan kasi parang ito ay masarap ulamin eh. Pamilyar na tayong lahat sa isaw. Mula ito sa bituka ng baboy o manok. Ang pangalang isaw ay mula sa salitang sawsawan na literally ay kung saan ididip o isasawsaw ang pagkain ito na kadalasan ay sa suka isinasawsaw. Pamilyar din ba kayo sa Adidas? Ito naman ang paan ng manok na hango sa tatak ng sikat na sapatos. Pengi ako ng D-Rose. Pwede kayo ng Harden. Tapos ano pa ba? Dame? O, pengi akong Dame. Ang helmet naman ay ang ulo ng manok na mula naman sa isang bagay na isinusot sa ulo ng tao bilang proteksyon. Kahit anong helmet yan, pwede yung helmet sa construction, military helmet, ano pa ba, yung mga yung helmet ng motorsiklo. Yan. Ang IUD naman ay mula naman sa bitukan ng manok na kahawig ng isang birth control device. Yung IUD na ginagamit na birth control device stands for intrauterine device. Tama ba? Okay. Ang Walkman naman ay na tumutukoy sa isang bagay na kung saan ka makakapakinig ng music. Usong-uso to sa mga batang 2000s or batang 90s. Ito naman ang tawag sa tenga ng baboy. At ang Betamax ay ang pinakulong dugo ng baboy o manok na kinorting cubes. Kaya naging kahawig ng Betamax cartridge. Yung parang ang itsura niya is parang bago pa magkaroon ng VHS. Eh, tama ba? Bago pa magkaroon ng VHS, yun muna, Betamax muna. Subalit, paano nga ba nagsimula ang mga pagkain ito? Noong dekada 50, naging masigla ang bentahano ng mga karne ng baboy at manok na ginagawang barbecue. Subalit,
dahil sa krisis pang ekonomiya noong dekada 70, bunsod ng pagpapatupad ng martial law, dito na sinimulang gamitin ang mga lamang loob ng baboy, manok o baka upang ihawin at ibenta. Ang balut naman ay ang hindi pa napipisang itlog ng bibe na tinatayang nasa 19 days pa lang ang ng pag-develop ng embryo ito. Sinasabing nagtataglay ito ng aphrodisiac o ang pagtaas ng init sa katawan, kaya naman lagi itong ibinebenta tuwing gabi. Kilala ang bayan ng Pateros bilang balut capital of the Philippines, pero sa maniwala kahit sa hindi, ang mga itlog ng bibe na ginagawang balut ay inaangkat pa mula sa bayan ng Victoria sa lalawigan ng Laguna na binansagan namang dog racing capital of the Philippines. Bukod pa sa balut, kasama rin itong binebenta tuwing gabi ang Penoy, hindi dating presidente ha, na nilagang itlog naman ng bibe. At ang one-day-old chick o ang nade-develop pa lang na sisiw na nilalaga at piniprito. Ang mga ito ay maaaring budburan ng asin o sausaw sa suka. Ano naman ang pagkakaiba ng kwek-kwek at okneneng? Pareho silang binalot ng kulay orange na batter, pero tingnan ninyo sa laki. Ang kwek-kwek kasi ay ang nilagang itlog ng manok, habang nilagang itlog ng pugo naman ang sa okneneng. Ang kulay orange na batter naman nito ay gawa sa pinaghalo-halong harina, tubig at annatto powder o ang pinulbos na atswete na siyang nagpapa-orange sa batter. Perfect partner nito ang suka na may konting asin, sibuyas at siling na buyo. Pero aksidente lang daw na nabuo ang pagkain ito, yung kwek-kwek. Ayon sa mga kwento, may isang balut vendor sa isang bahagi ng Cubao na nahulog ang kanyang mga tindang balut. Para hindi masayang, binalatan niya ang mga shells nito, ibinabad sa arena at prinit. Ang pangalang kwek-kwek ay sinasabing nagmula raw sa uni ng ibon. Samantalang ang okneneng naman ay pinaniniwala ang nagmula sa 1978 Pinoy comic series na Batute, kung saan ang bida nitong si Batute ay may sariling lengguwahe, kaya naman ang tawag niya sa itlog ay okneneng. Familiar na rin tayo sa mga paborito naman nating merienda na banana cake, kamote cake at turon. Saba ng saging kadalasan ang ginagamit sa paggawa ng banana cake. Ahaluan ng pulang asukal, ipiprito at itutuhog sa mga sticks. Same procedure naman sa kamote cake. Ang turon naman ay ang binalot na slice ng saba ng saging at minsan ay may kasamang langka sa lumpia rapo. Ahaluan rin ng pulang asukal at saka ipiprito. Unang nabuo ang mga masasarap na meryendang ito sa mga komunidad na may mga tanim na kamote at saging sa bakuran nila. Ang mga sumobrang ani ay ibinibigay sa kanila at ibebenta sa mga tabing daan. Bukod pa sa kwek-kwek at okneneng, ilan pa sa mga tusuk-tusuk na mga street foods ay ang fish balls, squid balls, chicken balls, at ikyam! Hindi literal na gawa sa isda ang fish balls, pero may chika nga raw na sinasabi raw na ang fish balls daw ay gawa raw sa knife fish. Now, chika lang yun ha, pero hindi pa natin ma-verify kung ito yun. So, tuloy natin. Ito ay gawa sa giniling na pusit. Dito rin gawa, literally, ang squid balls. Pero ang pagkakaiba, hugis ball ang squid balls habang flat naman ang sa fish balls. Chicken balls? Alam niyo na kung saan gawa yan. Habang ang kikyam naman ay gawa sa giniling na baboy at seafood na binalot sa balat na parehong gawa, parehong sangkap sa tokwa. Okay? Ang pangalang kikyam ay mula sa Chinese word na kekyam. Kekyam. Pero ang tawag naman ito sa China ay ngohyang. Ngohyang. Sa lungsod ng Dumaguete sa Negros Oriental, pinaflat at ibinababad sa harina ang mga kikyam sa nakatusok na stick at tinatawag nila itong tempura na katulad rin sa isang Japanese dish.
Ang mga ito ay isinasawsaw either sa brown sauce na pwedeng matamis o manghang, o di kaya sa suka na may sibuyas at siling labuyo. At hindi po kasama doon yung pinagbabara ng sandok. Pero may tawag ako doon mga kapodcast doon sa pinagbabara ng sandok. Alam niyo kung ano tawag doon? Ha? Alam niyo kung ano tawag doon? Kamote. Tanongin niyo ako kung bakit. Kasi kaya siya tinawag na kamote kasi doon mo na isawsaw yung fishbowl eh. Akala mo sos yun eh, pero yung pala pinagbabara ng sandok yun. Alam ka na masakit? Sandok ng sos. Kaya tawag ko doon kamote. Originally, ang mga unang fish balls ay maputi at bilog gaya ng sa squid balls. Pero para makatipid, ang mga manufacturers ay nagsimulang gumawa ng mga fish balls na padilaw at flat gaya ng binibili natin at kinakain natin ngayon. Ang mga bagong version nito ay mabibili ng wholesale sa Chinatown na kung saan 20% nito ay gawa sa karne ng isda, habang 80% naman ito ay gawa naman sa harina at mga seasonings. At dahil sa sobrang init ng panahon ngayon na parang anong sabi sa interview? Parang hiningan ka daw ng demonyo? Eh ano yun eh, may napanood tayong balita na yun about sa, ano, sa heat index, diba? Na parang yun yung sabi ay... Oo. Parang ang dating daw ng init, parang ano? Free trial daw sa impyerno, sabi ni Enzo. Hindi, realty lang mga kapodcast. Sobrang init talaga ng panahon ngayon. In fact, nabalitaan ko sa nung Sabado sa Dagupan City sa Pangasinan, alas 2 ng hapon, naitala yung pinakamainit na ano na init factor doon sa lugar na yun. 51 degrees Celsius. Okay? At dahil mainit ang panahon ngayon, kailangan rin natin ngayon ng mga pampalamig. Nariyan ang scramble na gawa sa ginayad na yelo na may halong strawberry powder at lalagyan rin ng mga toppings na powdered milk, chocolate syrup, marshmallows at sprinkles. Hindi pa tukoy kung saan nagmula ang mga pampalamig na ito, pero pinaniniwalaan na nagsimula ito sa Iloilo nang mapunta ito sa Kamaynilaan at sa iba pang parte ng bansa mula noong dekada 70. Nakalagay ang ginayad na yelo sa isang styrofoam box na inilalako kadalasan sa mga paaralan. Kumbaga ito yung favorite ng mga elementary students eh, di ba? Yung kadalasan na inilalako lalo na pag halimbawa uwian na, di ba? Tapos yung klase. Subalit, humina rin ang popularity ng scramble dahil ang chika raw ay ito raw ang nagiging saninang pagkalat ng hepatitis. Subalit, unti-unti nang nagkakaroon ng comeback nito, but this time para mas palinis sa mga malls. Fact on Track sa podcast. So, bakit ka natatawa? Anong meron? Ano? Chika nga lang daw eh, di ba? Yung tungkol sa scramble na sinasabi daw na cause daw ng hepatitis outbreak. Pero wala pang ano, pero wala pang studies about doon, okay? Depende kasi sa ano yan, depende kasi sa pagkakagawa, okay? Kung malinis ba yung pagkakagawa o baka naman hindi. Kasi kung hindi, eh matik. Matik na yun, okay? Oo, pwedeng, diarrhea, mga ganyan. Hepatitis, ano pa ba? Amibiasis. Actually ako meron akong ano eh, amibiasis. Pero matagal lang inactive, okay? Yung amibiasis ko. Kaya nga more than a decade na eh. Yung ano na yun eh. Basta pagsabing amibiasis kasi parang katulad rin siya ng diarrhea eh. Waterborne disease siya. Okay. Amoeba virus naman yun. Yun naman ang pagkakaiba. Oo, bacteria naman. Amoeba naman yung tawag doon sa bacteria na yun. Pero parang katulad din siya ng diarrhea. Okay? So, mag-ingat pa rin tayo sa ating mga kinakain. Pero bago pa ako sumpungin ng, ayun nga, amoebiasis, meron din akong urinary tract infection. Dati ha,
Mahilig ako sa mga ganyan. Pero way back elementary days, ang lagi kong binibili, fishbowl. Okay? Parang swertehan na lang kung makabili ako ng 5 pisong fishballs. Okay? Kasi nung panahon na yun, I think grade 3 yata ako nun. Ang 1 piraso ng fishball ay 50 centimos. Okay? So pag bumili ka ng piso, so may dalawa kang fishballs. Diba? Ano pa bang binibili ko nun? Scramble. Ano pa ba? Yung... ayoko sabihing dirty ice cream eh. Sorbetes. Para mas ano. Kasi parang... sabi ko na parang marumi yung ano yung ice cream. Sorbetes. Yun na lang. Okay? Isa pa yan sa mga gusto kong bilhin noong elementary days ko nun. Okay? Basta ano, marami tayong mga gusto nating bilhin. Marami rin tayong mga gusto nating imerienda, kagaya yung nabanggit nga natin, mga banana Q, kamote Q, turon. Actually, hindi ko nga lang nabanggit yung ano yung sa maruya eh. Pero doon naman sa mga ano, doon naman sa mga iniihaw na pagkain, parang kapag halimbawa ano kay, parang kapag gumagala ka, parang ito yung parang magsisilbi mong comfort food eh. Pero nung mga panahon na ano na hindi wala pang pandemya noon. Pero syempre dahil nga ang mga binebenta ng mga ihaw-ihaw ay mga laman-loob tapos medyo toasted pa eh. Iniihaw kasi. So, hinay-hinay lang sa pagkain. Parang ingat pa rin tayo, okay? Basta hinay-hinay lang tayo. Huwag tayong susobra sa pagkain. Eat responsibly. Okay? Pero ang bottom line ng ating discussion, chibuga na lang tayo. Pasensya nyo na lang kung ginutom ko na naman kayo dito sa episode natin. Kasi parang bibihira lang yata tayo mag-topic ng tungkol sa pagkain eh, di ba? Pero eto, pinag-usapan naman natin dito kung paano nga ba nagsimula o ano ba yung parang something facts about the street foods, okay? Na parang ito mga nabanggit natin, I can say, ito ay Tatak Pinoy. Okay? Lalo na yung balut pa nga lang halimbawa eh, di ba? Parang yung mga foreigners yata, parang ito yata yung unang exotic food na matitikman nila. Parang sasabihin nila na, oh, I like the taste of balut. Ha? Sabi ni Enzo, yung balut daw na nagiging Pokemon kasi, buhay daw yung bibe. Kadalasan eh, di ba yung may mga naano tayong mga balot na yung buo na, yung na-develop na, di ba? Pero kadalasan yung mga kinakain nating mga balot is yung hindi pa na-develop. Tapos ano ba yung yung parang sabaw na parang hinihigop natin doon? Parang ano ba yun? Ha? Amniotic fluid ng bibi. Ah, okay. Yung kumbaga sa tao, parang ito yung parang palubigan ba, ganun? Tama ba? Basta ganun. Yung yung sinisip-sip na na parang liquid dun sa loob ng balot. Okay? Sinasabi ron na parang pampatigas daw ng uhod. Daw. Pero di pa natin masyadong verify. Okay? Pero syempre, Pinoy. Yan, pinapaborito natin yan. Oo. Para ka lang kumain ng nilagang itog ng manok. Parang, oo. Basta ang bottom line dito, napaka sarap. Okay? Kung alam mo, kung di lang ako nagkaroon ng UTI nun, makakakain pa ako nun eh. Sabi nga daw ni Enzo, bago tayo mag-umpisa ng recording ay, dapat raw meron daw mga nakalatag na mga pagkain, kumbaga mukbang sa podcast daw. Pa-contract mukbang daw, sabi ni Enzo. So yun lang naman ang topic natin ngayon mga kapodcast about sa stories behind the
street foods. So kung nagustuhan niyo po yung episode natin ngayon mga kapodcast, like, comment, share, and subscribe sa ating YouTube channel na Podcast Demands. And don't forget to click the notification bell button. And kung nanonood naman po kayo sa ating Facebook page, Podcast Demands, don't forget to like and follow our page. And also, follow Fact on Track sa podcast and GPS podcast on our podcast platforms, Spotify, Anchor, Pocket Cast, Google Podcast, and only in GPS podcast in Apple Podcast. And also, follow me on my social media accounts in Twitter, Instagram, Laika, and TikTok. Teka, ano ba nangyari sa akin? Parang bigla ko na pa-English. Sabi ko nga, wag na tayo mag-English eh. Mukhang barok-barok naman eh. So ito po si Mans at ito ang Fact on Track sa podcast. God bless everyone. God bless the Philippines. Purihin po ang Panginoon. Kita-kits bukas para sa GPS Podcast alas 2 at alas 5:30 ng hapon. Fact on Track sa podcast.